Isang polisuman biktima ng pamamaril ng riding in tandem sa lungsod ng Maynila. Isa sa anggolong tinitingnan ng kampanya laban sa ilegal na droga. Si Gerald Ranyes sa detalye. Bakas ang mga tama ng bala ng baril na tumagos sa minamanehong kotse ng biktima matapos pagbabarilin nang hindi pa matukoy ng mga suspek sa bahagi ng kanto ng Claro Imrecto, lungsod ng Maynila, pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang biktima na si P.O. Juan Jorsan Marie Alafriz, isang policewoman na nakatalaga sa Barbosa PCP ng MPD Station 3 bilang line beat patroller. Papasok na raw sana sa trabaho ang biktima ng pagbabarilin ng mga suspek na riding in tandem. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar. Bumangga ang minamanehong kotse ng biktima sa mga nakaparadang tricycle. No, narinig lang namin yung putukan na gano'n na nga. Tapos along doon sa may gitna, may bumaril na unang baril, mabilis. Tapos maya-maya, nagkagulo na yung mga tao. Nagtakbuhan na yung mga iba. Kotse, pag gano'n niya, bumangga. Dumiretso pa siya ng kotse. Hanggang sa bumangga siya doon sa may pader na papuntang club. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 309 Zone 30, taging hagip lamang ang pagdaan ng kotseng minamaniho ng biktima. Itinakbo pa sa Jose Reyes Hospital ang pulis, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa dami umano ng tama ng bala sa ulo at katawan. Na-recover din ang service firearms ng biktima. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng otoridad para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am 1 with 25.